out itong mga LTFRB at UTRE! Tinadjap ang aming prangkisa! Pinapatay ang aming pamilya! Ano ginagawa nila? Nagrarally! Kasi gusto nilang hulihin kami! Maganda pa yung modernization na may mamamatay at saka kayo ay mamubuhay! Tama yun si Sir Rafi Idol Tolpo na talagang LGU at LTFRB connivance talaga sa modernization dyan. Yung mga ruta ibinigay sa mga malapit lang sa kanila. Mayroon tayong kooperatiba doon, pag-aari ng Cebu People's taga Cebu. Pumunta sa Bacolod, siya yung nag-operate ng ruta kasi presidente ako doon sa Fortune Town. Ang mga operators dyan, na problema na ngayon kasi tinitake over ng Cebu People's at mga hindi operator yung mga kooperatiba nila. Yung mga operator nila, wala ng mga right doon sa kooperatiba nila. Bakit niyo pinayagan itong Cebu Peoples na mag-operate sa Bacolod? That matter has already been raised by the Committee on Transportation. Ano pong result ng investigation niyo po, sir? Within the 24 hours, nasa mesa tanghuhunin niyo yung question. Narinig ko na yung magandang plano ninyo sa modernization. Ang Bacolod ngayon is 50%, hindi consolidated. Mapawasan pa yan kasi subject for review pa. So anong mangyari sa amin, majority kami, na hindi consolidated? Walang pragkisa, matuloy kaming nagbiyahe kasi hindi kami nirinyo paano ang mga pamilya namin. So ngayon, matuloy kaming sinasychological threat ni Media OTR at LTFRB na hulihin kami dahil kulurong. Yung 81%, ipatawag yun. Kasi kahit kami magsasabi na pinitan lang yun ng consolidation, pinipilit nyo kasi. Alam nyo ba kung sinong nakabinipisyo ng consolidation na yan? Kayo lang na mga opisyal ng mga kooperatiba at korporasyon. Tanungin natin sa ground yung mga operator na nagpa-consolidate. Hanggang ngayon, walang dibidindo yun. Sa Bacolod at sa Iloilo, nag-rally. Sabi nyo, government sa benefits, wala. So paano kami sasabay sa modernization ninyo? Alam nyo ba itong problema sa Bacolod? Nagpunta po kami sa Bacolod that was 2 months ago. Kausap po namin si Mayor Benitez at saka yung sanggunian po at saka mga local officials ng Bacolod. Puro official, bakit wala yung sa ground yung mga maapektong mga jeepney drivers? Bakit yung mga official? Yan nga sinasabi niya, nakukunaybans daw kayo LGU at saka LTFRB, DOTR. Dapat pag ganon, meron doon sa ground kayong kinukonsulta din. Nakikipagpatintero kami sa kalsada. Gusto lang naming mabuhay. Gustong mabuhay itong aming mga kasamahang jeepney drivers at operators. Dini-deadline kami ng dini-deadline. Mismo ang gobyerno, pinapatay kami. Tinatanggalan kami ng hanap buhay, Mr. Chair. Tapos sasabihin ninyo, makikiisa kami doon sa mga banyaga na galing ng China. Sila binubuhay natin, tapos kami pinapatay. Yan po yung dinadanas namin araw-araw, kaya ako kami nagpo-protesta. Wala pong tigil na protesta. Napakahirap na isang araw lang na hindi po kami makabiyahe. Dalawa kami ni Mr. Sarau na gumagawa ng jeep for 77 years. Bakit hindi kami kinonsulta? Kinonsulta si Mr. Sarau, sandali lang, pero hindi rin pinansin. Kung titingnan niya yung litrato ng, ng Philippine National Standards ng jeepney, hindi jeep, minibus. Bakit? Kasi yun yung kinonsulta nila. So umpisa pa lang mali na. Ang Euro 4 engine ay obsolete na sa mga ibang bansa. Pumunta ka ng China, pumunta ka ng Japan, maski saan, wala nang gumagamit ng Euro 4 engine. Yung Euro 4 engine, itinatapon dito sa atin, sa Pilipinas, dahil basura yun sa kanila. Lahat ng proposal ko sa LTFRB kay Attorney Guadis, pinatay niya. Si Chairman Guadis dito. Ayo,